a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Buenos días. Nasaan ang may-ari sa kaang ito? Di na kumikita ang sakahan. Dinoble pa nila ang pagpataw ng buwis. Mga ganid. Para silang mga buhaya sa palasyo. Ano ang dapat natin gawin, Ama? Kung hindi ka magbabayad ng buwis ay, baka makulong kayo. Kailanman ay sa atin ang lupang ito. Hindi sa gobyerno. Dugo at pawis ang inalay ko para sa lupang ito. Hindi ko maaatim na wala ito na lang ng basta-basta. Magandang umaga, Kapitan. Narinig ko ay ngayon sila ako makita. Mabuti at nakarating ka sa mong mawapit. Nais ko sanang pumingin ng payo mula sa matagumpay na taong tulad mo. Narinig ko ay nakarating ka na sa iba't ibang bansa at naging matagumpay sa iyong negosyo. Salamat, Kapitan. Ano naman ang maaaring may payo ko sa iyo? Ako yung simpleng mag-aalas lamang at maswerteng ng tagumpay sa larang ng aking pinaso. Simon. Ano ang maaari kong gawin upang mas maging matagumpay? Kailangan ko din bang magnegosyo katulad mo? Ngunit, mayaman na ako at may kapangyarihan. Hindi ko na kailangan kumita ng barya-barya lang. Kapag ang ibon ay may pakta, maaari itong kumawala at lumipad. Ano ang ibig mong ipahiwati, Ginoong Simon? Pamanin. Ngunit ang nais kong iparating ay, bago pa matuto ang mga taong tumiwalag sa batas, ay dapat turuan muna silang sumunod sa batas. Putulin agad ang pakpak, bago pa ito makalipad. Sukat akalain na ganyan ka mag-isip, Ginoong Simon. Subalit, maganda ang iyong suggestion. Kung ayaw madaan sa maayos na pakiusap, ay idaan sa dahas. Isa kang henyo, Ginoong Simon. Sa tingin ko ay, ginagawa ko lamang kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Maniningil muna ako na may utang sa atin at sa ating bayan. Mawalang galang na ho, Ginoo, ngunit ika'y pamilyar sa akin.
Ang iyong tindig at aura ay familiar din sa taong kilala ko. Buenas tardes. Marahil nga'y kilala mo ako sapagkat ako'y tanyag dito bilang mag-alas, Ginoo. Ngunit hindi iyan ang ibig sabihin ko, Ginoo. Parang kilalang kilala kita. Parang ikaw si Crisostomo Ibarra. Tama ka nga. Ako si Crisostomo Ibarra. Ngunit huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Ika'y isang magaling na binata at may kakayahan akong tulungan sa aking plano. Gusto kitang maging kasapi sa revolusyon na aking gagawin. Ngunit Ginoo, ang iyong plano ay nakakatakot at hindi madali. Tayong dalawa laban sa mga Kastila, Fraile at Simbahan, ano ang laban natin sa kanila? Magtiwala ka lang sa akin, ako'y may kakayang isagawa ang aking ninanais. Gusto ko lamang ng iyong kooperasyon at suporta upang tayo magtagumpay. Bakit naman ganito ang iyong buwis na sinisingil? Napakataas init, hindi makatao. Ang sino man magkasasyon sa batas ay siyang mananagot. Ama! Narayan na yung maniningil ng buwis! Pumasok ka sa bahay, anak. Ako nang bahala kung mausap sa kanila. Masusunod, Ama. Kabesang Tales, siguro naman iyon ang narinig ang balita. Ano ang maipangbabayad mo sa amin ni hindi na nga kumikita ang inyong mga binibentang pananim? Bigyan nyo naman ako ng kaunting panahon. Wala ang palugid ka, Besan Tales. Hindi mo na kailangan magbayad pa dahil nasa sa amin na anak mo. Sabihin na lang natin na bayad ka na. Ano? Nasaan ang anak ko? Julie! Bakit, Ama? Nasaan si Tano? Anong ginawa niyo sa kanya? Mabait si Tano at masunurin. May silbi. Kung gusto siyang tubusin, natitiyak kong alam mo na ang kapalit. Tano, anak ko! Ginoo, maaari po ba akong magpahinga sa inyong tahanan? Base sa iyong pananamit, ay kaya mo naman tumuloy sa bayan. Bakit gusto mo dito tumuloy sa aking tahanan, Ginoo? Hindi ka aya-aya ang aking tahanan sa isang tulad mo. Malayo pa ang bayan at may mga dala pa ako. Pagod na ako at nais ko sanang magpahinga sa gabi nito. Maaari kitang bayaran kahit ilang alaga sa pagpapatuloy mo sa akin sa iyong tahanan. Ito na lahat, Ginoo, ang lahat ng iyong bili. Ginoo Simon, Ginoo Simon, ikinalulungkot kong ibalita na pumanaw na si Maria Clara noong isang araw sa kumbento. Ano? Nasaan siya? Nasaan ang mahal ko? Ipinapangako ko, mahal ko. Magigantay ako at kukunin ang mustisyang narapat para sa iyo at sa mga taong naranasan ang paghihirap mula sa mga Kastilang ito. Padre, magandang umaga po. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iha?
Nais ko lang po sana umingi ng tulong sa inyo. Tulong? Ang aking kasintahan ay nakukulong, nadamay at pawang napagbintangan. Padre, anong... Kayaanin natin ang iyong kasintahan sa kulungan. Pakasalan mo ako at pagiging maginhawa ang iyong buhay. Wala ka ng takas, akin ka lamang, Julie. It's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't I cry, but I'll break that way. Ba't yata napabisita ka? Ano ang pakay mo sa akin? Nais kong maging parte ng revolusyong iyong pinaplano. Bakit bigla yata nagbago ang iyong isipan? Maaari ko bang malaman kung bakit nais mo akong tulungan? Nabalitaan ko ang nangyari sa aking nobya. Minulas siya ng prayin na naging dahilan ng kayang pagkasawi. Basilio, nakikita mo ba ang hulis pumiganti na lamparang iyan? Sa loob niya ay may bomba at iyan ang magsisilbing liwanag sa kasalan. Paano mo naman iyan na ibibigay sa kanila, Ginoo? Simple lang. Sa araw ng kasalan, ilalagay ko ito sa kamay ni na Paulita at Juanito bilang isang regalo. Mierda! Sagani! Halika rito! Ano iyon, amigo? Iyong lampara. Bilisan mo at kunin kay Paulita at itapon sa ilog. Ngunit bakit? Iyon ay regalo ng isang mag-aala sa kanila. Ang hugis pumigranting lamparang iyan ay naglalaman ng pasabog, kaya bilisan mo at itapon sa ilog. Dakpin nyo ang mga lapastangang nais magpasabog sa bayang ito. Siguraduhin nyo madadakip mo silang lahat. Masusunod, Padre! Ako'y inyong barili na lamang. Padre, tulungan niyo ako.
Salamat, Ginoo. Ngunit hindi na yan kailangan. Bakit naman, Ginoo? Bakit naman, Ginoo? Kinakailangan mong magamot. Sandali lang, Ginoo. Tatawagin ko muna si Padre Florentino. Tapos na ang aking misyon. Subalit hindi ako nagtagumpay. Sabihin sa inyo ang aking dihil. Padre, tulungan niyo ako. Ayokong mamatay na may dalang kasalanan. May ko sana magkumpisa sa inyo. Makikinig ako sa inyo. Pinano ko ang lahat dahil galit na galit ako sa mundo. Bumalik ako upang magiganti at balikan ang lahat ng umapi sa akin. Patawarin ka sa inyo, Diyos. Walang pagbago ang pag-iingat mo. Mapapatawad ko ba ang Padre? Lahat ng bagay ay kayo dahilan. Alam niyo mabilag ka lang sa galang ng Diyos, kaya wala kang kasalanan. A house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home.
paraiso ng panaginip. Ginising ako ng tinig, malamig pa sa pag-ihip ng hangin at napalitan ng init. Nang ikaw ay sumilip sa paningin ko'y pilit sumingit. Saklaw mo'y paningin, puso't isip, diwa. Pinatubalani mo puso kong nadagitap sa taglay mong yumisak. Dalang yung ganda kung ikaw ang dahilan ng pagpanaw ko'y malugod na siya nawa. Ng kagandahan mo dahilan upang ako'y iyong mahalina at hika ko'y pag-iisang dibdib sa tuwi na umahalin mo. Irog sintahin mo ng labis ang pag-ibig ko na napakabukal tila malinis na batis. Ang tipan ko'y ariin malugod kong inaalay ang pag-ibig ko'y totoo giliw siyang tunay. Walang ulang dumadalaw at ang katawan kong to, ikaw na ang may-ari. Kung puso mo'y nag-iba, ako ang anluwati. Pinapangako ko sa'yo na ako'y magiging kulira. Ikaw lamang ang magiging laman ng aking gunita. Hanggang aking huling hininga, ikaw lang nais matanaw. Kapag nakikita kay nabubusog ang aking balitakaw.
last na niya, last na. Piliin niya, diba? Diba, Lena? Sino ba naman ako para piliin niya, diba? Diba, Lena? Sino ba naman ako para piliin niya, diba? Mahirap na kung kani-kanino magtiwala at magpaniwala. Ulit, alter, go. Susugal na ba ako? Tatayan ko na naman ang puso ko. Baka mabalewala o mapahiya. O bahala na, bahala na. Ari na sa kangito. Ulit.